Yan mga kautol, abang nagre-ready ako dito ng aking lulutuin, dumating po ang daddy. Yes, may kasama na po ako dito sa kubo. Dad, kamusta po? Ito, okay lang. Kukain natin mamaya. Kaya ko. Ako kaya ko. Babantayan ko kayo. Ay, sa utol oh. Dad. Diyan ka lang. Diyan lang. Good morning mga kautol at welcome back na naman po sa aking munting YouTube channel. So panibig. Ang laki. Yeah. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kautol. At ang oras po natin ngayon ay 5:48 na po ng umaga. Yan, so maaga pa po akong gumising. Yan, at ako lang po mag-isa dito sa ano, no, sa bahay ni Utol dito sa Campanalig. Dahil wala nga po si paring Kadedet. At meron nga po siyang sinamahan, no, sa hospital kagabi. At nareceive ko nga po yung message ni Utol na babalik na daw po siya dito sa Kalaka. So nagpapasundo siya sa akin, no, sa boundary. Yan. At siguro mamaya pa naman siguro yun. Salamat sa Diyos at okay na si Utol. So makaka ano na siya, makapagbiyahe na siya papunta po dito. So madilim pa yung paligid. So grabing ano, ginawa mga kautol. Pero okay na rin naman. Hindi siya kagaya nung nakaraan talaga na sobrang lakas ng ihip ng hangin. So sa ngayon ay katamtaman na lang mga kautol. Pero talagang malamig pa rin or maginaw pa rin mga kautol. Yan. So medyo ano, nakakailang kasi first time kong matulog dito na ako lang mag-isa. Pero kaya naman, kaya ko namang matulog kahit ako lang mag-isa dito. Yan. At sana nga ay maging okay na yung pasyente na sinamahan ni paring Kadedet. Yan, so medyo maliwanag na po mga kautol, no? At ngayon nga po ay araw na po ng Sabado. Yan, so happy fiesta po pala dyan sa Lipa, no, sa ating mga kapatid po na mga Lepeño, no, sila misis ay pumunta doon kila mama, no, sa 22 pang uwi ko mga kautol. Yan, so inaantay ko lang pong message ni Utol Campanalig, no, para masundo ko po siya mamaya doon sa boundary mga kautol. Alright, so 9:20 na po ng umaga mga kautol. At kabababa ko lang galing doon sa ano, kila Kuya Loni. Dahil kumuha nga po ako ng sako, no? Inakot ko yung sako. So bali apat na bundle yung dala ko. Yan, so ito. So ito yung dala ko nung nakaraan. Bali meron pang dalawang bundle doon sa itaas mga kautol, no? At yun nga po, sabi ng Daddy Oms ay kailangan niya po nung mga 50 peraso ng sako. Kaya ano, kaya iiwanan ko na lang po yung isang bundle doon sa itaas. Pag nakaakyat ulit ako, no, kukunin ko yung isang bundle doon. Nagsalang lang po ako ng aking labahin at mag-harvest po ako ng sitaw mga kautol. Mag-harvest ako ng gulay na pwede kong lutuin, no, para meron po akong pang-uulam mamaya. So tara at samahan po ninyo ako mga kautol, no, doon sa lupa ni Kuya Jun, no, dito po sa aming garden. Alright. At saka si ano pala, si paring Kadedet, baka mamaya pa po siya mga kautol. Tayo mag-harvest muna ng ating gugulain mamaya. So katitila lamang po ng ulan mga kautol, no? Medyo malakas po yung ulan kanina. Ito na ang ating harvestin. Yun. Yan. Pwede pa naman yan eh, yung kanyang laman. Diba? Diba? Pag kumuna ito, yun, fresh na fresh sitaw. Ito din, no? Diba? Ito sa ibaba din. Siyempre andyan yung aking alaga na laging nakasunod. Yan. Ito. Ating sitaw.
Siyempre, salamat rin sa ulan dahil nadaligan yung aking mga tanim, yung aming mga tanim ni Paring Kadedet. Shout out kay Kejun tsaka kay Ate Mila. Ito, nakapag-harvest na naman ako dito. Yung aking alugbate namula yung dahon. So ganito daw talaga pag tag-ano na mga kautol, no? Pag tag-araw, naging ganyan daw yung dahon. Tsaka meron na siyang mga bunga, oh. Pero mag-ano naman yan, susuloy na naman ulit yun sa sunod. So dagdagan ko yung sitaw dito. Yan, ng ating mga sili dyan. Oh, nakakatuwa. Yan, mamunga kayo ng madami para marami kaming ma-harvest. Yan, tsaka kukuha ako ng okra doon. Sigurado marami na namang bunga yung okra ni Paring Kadedet doon. At yun, may mga hinog ng sili. Yung binigay ni Paring Kanoy. Yung kay Paring Kanoy doon, ang daming ano, mga kautol, eh. Ang dami pong bunga, no? Tsaka malago yung dahon. Ito parang nag-ano pa lang siya, oh. Nagpapalit pa lang po ng dahon ito. Ito yung ating mga ceiling green. Andyan na naman at umaambo na naman. At syempre, kuha tayo ng kamatis dito. Nako, ano ng kamatis ni Paring Kadedet, to? Dami ng hinog. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Hinog na, kuha tayong kamatis. Ayan, dami, oh. Diba? Manibalang na. Ito, may hinog na rin. Ay, nabulok na, mga kautol, oh. Tapon na natin yung bulok. Ayan. Ito, may hinog. Ay, bulok na. Sayang. Hindi na harvest ka agad. Ito pa, oh. Yan, oh. Punin natin yung mga hinog kasi paano lang yan, mabubulok lang yan. Dito sa unahan, ganun din. Kunin natin yung hinog. Tatapon ko yung mga bulok na. Yan, oh. Ay, bulok na. Yun. Kunin natin yung manibalang. Sa kamatis pa lang, sawa ka na, oh. Diba? Daming kamatis, ah. Kahit sa itlog lang to, masarap na, mga kautol, eh. Di po ba? Tinatanggal ko lang yung mga bulok na para hindi mahawaan yung iba. Diba? Yun. Yan, dami nating kamatis. Yung unti, oh, may unti rin dito, mga kautol, oh. Oh, puha rin tayo ng talbos ng unti. Yan, unti to, eh, oh. Yan, itong gusto kong gulayin. Masustansya. Tanggalin natin yung mga bulok. Yan. Sari-saring gulay. Manguha rin pala ako ng dahon ng unti. Dito tayo sa ibaba para makakuha tayo ng bunga ng okra. Yeah. Ah. Madulas. Dandaan tayo at madulas. May mga bunga na yung ano, yung ampalaya ni Paring Kadedet, kaso lang namumula siya. Patay dito. Pamagulang na. Yan. Tayo na, okra. Tawon ko muna yan para makaharvest tayo ng maayos yan. Yun. Yan. Para makaharvest tayo ng okra.
tuwang tuwa yung mga pananim kasi umulan pa. Ito okra, yun yan, dilis lang katapat nito mga kautol eh. Marami pang ano doon yung ipinadala ni Mami Amos. Kukuha lang ako doon mamaya panlahok, ilang supot pa yun. Yan. Yan. Kunin natin para hindi sayang. Yan. Tara. Yan. At hingi ako ng ilang pirasong ano dito kay parang kadedet. Yung labanos. Eh, malabanos oh. Oo. Diba? Kuha tayo ng medyo malaki-laki na yung laman para meron tayong mano mamaya. Makilaw o buro. Hello. Hello, tuta. Oh, lumalakas yung ambon ah. Oh, wala na. Oh, yun. Napakan ako. Yun. Oh, pwede na to. Dagdagan ko pa kaya. Yun, pwede na. Diba? So hindi ko lang alam mga kautol kung ginugulay rin tong dahon ng ano, ng labanos. Kung ginugulay siguro yun. Daming talbos. Yan. Tara. Ito palang malaki oh. Kung ako dito may malaki. Maiksi lang. Diba? Dahon na lang ng unti. Yung dahon na lang ng unti. Marami dun sa ano eh. Sa aming bakuran. Tara. Akyat. Madulas. Yeah. Oh my god. Yeah. Yeah. Ah. Kayang-kaya. Kabalik na tayo dito. Kumuha tayo ng talbos ng unti. Nalala ko ng hose para mahugasan ko yung aking harvest na gulay. Si parang kadedet, wala pa. Pare, wag ka na magtampo. Mahirap rin pag ganitong walang kang, ano, wala kang kasama dito mga kautol. Sabi nga ni Tatay Jaime kanina, sabi mabuti kinayang mong mag-isa dyan. Sabi ko, upo, kayang-kaya naman po. Nahugasan muna natin ng ating mga gulay. Diba? Ng ating labanos. Yan. Ng ating mga gulay. Tanggalin natin yung madumi. Yan. Diba? Yan, mahugasan para malinis. Ano? Yun. Sarap ng gulay. Yan. Ha? Yun. Yan kayo.
Yan. Okay. Tagas na tayo ng paa. Alright, malinis na yung ating gulay. Yan, ayos. Dadagdagan ko na lang yung talbos ng unti, mga kautol. Yan, no. Dito ko lang sa bakuran, pero maraming talbos kang makukuha, di ba? Kung gusto mo, sili. Kasog na yung sili. Kasi mamumunga pa yan. Sayang. Oh, di ba? Okay na? Para tayo makapagluto mamaya, mga kautol. Yan. Babalatan ko tong labanos. Parang trip ko magpapak ng labanos, mga kautol. Babalatan ko muna siya. Tapos titikman ko, no, kung ano yung kanyang lasa mamaya. Kung mapait ba o ano. Yan. Fresh na fresh yan. Kaharvest lang. Diba? Try natin. So, susubukan natin tong labanos. Fresh na fresh, ha? Manamis na siya. Na medyo mapait. Matamis, ha? Yep. Masarap pala siyang kainin, ha? Basta sariwa. Namit. So, salamat naman. At kahit pa paano ay umulan, mga kautol. Yan ba? Nabasa yung mga halaman. Yung bunga ng anong papaya. Yan. So, kailangan ko na magluto at gutom na yung aming mga alaga. Siyempre ako, nakaano na rin naman ako kanina. Nakapag-merienda na rin. Habang nalapit na ako dito sa pinakapuno, tumatapang ang lasa. Yan. So, yan, mga kautol, habang nag-ready ako dito ng aking lulutuin, dumating po ang daddy. Yes, may kasama na po ako dito sa kubo. Dad, kamusta po? Ito, okay lang. Macho po ninyo na dad sa ano niya? Ha? Sa... Na-reduce. Pumayat ang daddy, ha? Parang mabigat ng dala niyo, dad. Eh, kwan, alam mo naman ako, dalang... Ito. Alam ko na, dito si daddy matutulog. Tawag-tawa. May kasama ako dito. Yan. Kasama eh, baka napupuyat ka eh. At yun nga po pala, mga kautol, si paring Kadedet ay papunta na rin po dito. Yan. So nagsalang na po ako ng aking sinaing. At tamang-tama, nandito ang daddy, magluluto ako ng gulay. Paborito ng daddy ang gulay. Anong sasakyan pong dala niya, dad? Yun din, single. Single? Dandahan, takot din. Ayan. Ayan. So magluluto po muna ako, dada. Alright, so 11:36 na po ng tanghali, mga kautol. At nandito na nga po yung aming laswa or gulay or bulang lang. Laswa, anong lang yan? Ano? Sari-saring gulay yan. Para masarap pa. Siyempre. Diba? May kamatis. So, kamatis. KB. Hinarbis ko yung kamatis mo kanina. Kailangan pag-harbisin yan. Kinain ng loob. Opo. Tara. Tamang-tama dito ang daddy. Kain tayo. Kamusta, sa? May labanos, syempre. Kain po tayo. Kain
tayo, kain po. Thank you Lord sa masarap na tanghalian. Tapos dad doon, harbis ko lang ang harbis, uber na. Bumulaklak na? Oo. Di ba, hindi ginawang buro? Nabit ko yung ano para makahigot ko yung sabaw. Ayun po, dami na rin po. Kain po mga kautol. Nakain na. Anak-anakan ito. Nawalan talis siya ng kalaro. Itong aking anak-anakan na ito, laging nakapuntot sa akin kahit umakyat ako doon sa itaas eh. Malungkot na ulit. Ito panaligi ilan? Apat na nauubos ang iyo. Marami na yung inuubos. Wala na. Dad, oh, dad, kumain po kayo nito. Magkakabarkada yun eh. Unti yan eh. Unti yan, dad. Di ba yung buhay mo? Tatalo din mo pa ako, no? Siyempre. Eh, malay mo kung kumain yun doon, di ba? Hindi marunong kumain yun ng ano eh. Hindi ko nalang yun. Malungkot na rin yun. Wala siyang kalor. Nalang po tayo. Pagkas ng katawan. Gulay. May bukas ng simento. Ano dad? Ano yung kasiminto? Ipatitigasin mo na yung utility para paglagay ng masamis sa sisigyan. Babaunin na siya. Pwede po. Anak ko pre, wari ko nag-arbis sila. Bakit? Yun dad. Ayun ang bisita. Yan ang aking favorite. Kanina wala to eh. Nag-arbis sila. Di ba kanina wala? Ang iyo! Uwi! Wala, hindi niya mapapauwi yan. Tapang natin ito. Gate-gate mo na lang ha, nga. Iba-iba, tatlo na tayo dito. Kagabi talaga malungkot ako eh. Yung tulog ko, ano eh? Tulog manok. Sabang parka o kung hindi mo makapunta na sa kapag. Pero ayos rin naman, siguro natulog ako mga alas 10. Nagising ako yung mga alas 4 na eh. Hindi, alam na lang na may kigising. Ano kung bakit? Hindi maingay. Kaya po. Ang sarap nitong ano, manamis-namis. Manamis? Kinain ko ng hilaw kanina. Hindi, hindi yung sarap. Bukayin natin mamaya. Hindi ko kaya. Ha? Hindi ko pa kaya. Ako kaya ko. Babantayan ko kayo. Basta pag mag-inom, lahat ng susi, samsam. Yun na ibabaw. Paano may ano na eh. Patroma na. Kasi dati sigurado. Bigyan niya na. Di ba kita nyo? Ngayon nyo maintindihan bakit pag nagiinom ako naka-table. Hindi ako natigil hanggat hindi kayo pa. Tsaka hindi latag. Nung time na yun dad, bago kami dumating, kasi gagawin kami ang kahal nun. Talagang marami na daw ang pumigil. Huwag na muna kayo umalis. Eh di kung medyo late pala tayo dumating, doon siya mangkas kay Kuya Boy, si Utol, no? Pero wari ko eh, kung kay Kuya Boy siya mangkas, medyo okay pa si Kuya Boy eh. Kaya lang nung nagkagin si Kuya Boy, nataranta. Nataranta kasi si Kuya Boy. Pero kung si Utol doon nakangkas kay Kuya Boy, okay pa yung alam Kuya Boy. At yun na nga po mga kautol, so nakatapos na nga po kaming kumain. Nga parang kadedet tsaka ni Daddy Oms.
Yan, so panoorin nyo lang po sa vlog ni Daddy yung kanyang ginagawa doon sa ibaba. Kaso yung kanyang cellphone nandito, nagcha-charge pa. Yan, maraming salamat talaga kay Daddy kasi naayos po itong aming grass cutter. So mamaya po, pag pumunta po kami ng boundary ay bibilhan po namin ng bibilhan po namin ng gasolina, no, para magamit na po namin yan bukas. Kasi matataas na naman po yung damo dito sa paligid po ng kampanalig, mga kautol. Magkano ba yung half gallon of oxygen? Hindi ko lang alam bakit. Aba, talagang ginawa ni Daddy ng paraan yan. Dala ko doon lang ginagamit sa kawan yan, sa mga swero, sa mga bisakit. Wari ka bumili si, bumili si Daddy ng bago. Yung luma siguro yan. Ah, siguro nga. Yan. Si parang kadedet ay uwi rin muna at kailangan yung uminom ng gamot. Nakalimutan yung dalhin yung kanyang gamot. Oh, sige pre, kita-kits na lang tayo mamaya sa itaas. Sige, batak talaga kung dito tayo sa sunggol. Oo. Sama si Daddy, ikaw. Saka na kailangan talaga, idala tayo lagi ng mga chocolate. Dali mo yung basket. Yung basket. Yung box na yan. May mga dala yung... Loko. Yun. So habang si Daddy may nasikaso doon sa ibaba, magre-ready lang po ako ng aming pang-merienda. Yeah, maraming salamat po ulit kay Kuya Loni dahil binigyan kami ng binigyan kami ni Kuya Loni ng laman ng kamuting kahoy. So masarap to. Lalo na pag mayroong mga kautol, yung bagoong, no? Tapos kalamansi, kahit suka lang, tapos lagyan ng sili. Napakasarap. So ilalaga ko na. Sarap nito. Ilagang kamuting kahoy. Kasi nung nakarang araw, sabi sa akin, Kuya Loni, kumuha ka dyan. Aso nung sinubukan kong burutin, mga kautol, sobrang tigas talaga. Hindi ko kinaya. Ayan. Dali ka ngayon. Salamat kay Kiloni tsaka kay Ate Josephine dahil gagawa daw si Ate Josephine ng ando yun, pitsi-pitsi daw yata. Sa akin okay na ako dito kahit ito na yung yung kakainin sa hapunan. Ang masarap na kamuting kahoy. Diba talaga pag meron kang mga mababait na kapitbahay, siyempre ganun lang yun. Pag mabait ka, mabait rin sa yung kapitbahay mo, diba? Pero pag salbahe ka, ay nako, hindi ka lalapitan ng kapitbahay. Pag nagkaroon ka ng problema, hindi ka tutulungan nun. Kaya, kailangan mo makisama ng maayos. Hindi po ba? Wari ko si Utol ay medyo malapit na rin yun. Inaantay ko lang pong message niya. At susunduin namin siya nila parang kadedet mamaya at saka ng daddyons. So, last stress onsen na po ng hapon, mga kautol. At takyat na po kami doon kila Kuya Loni kasama kong Daddy. At susunduin na po namin si Utol, no, dahil nasa Tagaytay na daw po siya, mga kautol. So si paring kadedet ay siguro susunod na lang yun kasi sabi sa akin na maliligo pa daw siya. Tara. Naku, Dad, bumaba na. Dito pa yung nakasabit ba? Nahulog lang. Tara. Yari ito bukas. Ito. Kaso lang, parang maraming yung yung nabili na dad. Bangi? Hindi ho, yung
Ang tawag yung nylon? Oo. Ewan ko ang tanong kung saan na yun. Dito na tayo kina ano? Dito na tayo kila Keloni. Ba, ang dami ng sisiw oh. Kay Keloni siguro ito no? Hmm? Ganda ng sisiw niyo oh. Ito ni Babe. Sunduin muna natin si Kapanalig. Tinataas ko yung dad at ano yung aso. Ano ng aso? Tayo na lang daw pong susundo. Tara. At kami pupunta na ng boundary. Susunduin na namin si Utol. Ayun. Ayos yan mamaya. Tara, kasama kong daddy. Si paring Kadedet ay naliligo pa daw siya mga kautol. So hindi na siya makakasama. Mamaya na lang kami magkikita doon sa kubo. So tara. Bah, may camping pala si tatay ah. Let's G. Dali sa kanto. Kapanalig, nariyan ka na ba? Saan ka na? Dito muna ako. Dito na po natin antayin, Dad. Dito na po natin siya antayin. Tara, nasa Alfonso na rin si Utol. Kasong problema, nakalimutan namin yung lalagyan ng ano, gasolina. Patintay. Dad, maliliit po. Baka may malaki sila dad, ano? Tayo. Tayo. Ah, dyan na si Utol. Ayun. Te, pwede makahingi ng ano, 1.5 na bote. Kasi ako may makukuha kayo. Eh, kaya lang may mantika ho yun. Okay lang ho siguro. Dada, no? Nabusan kasi kami ng... Nakalimutan ko yun. Nakalimutan, din kami gasolina. Okay lang ho na may mantika. Ba't siguro sa gasolina? Punaw naman siguro yun sa ano, gasolina. Ay, may mantika, dad.
Ugasan na lahat. Ayun sa utol oh. Dad. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan lang. Bumili kami ng anak. Bibili sana kaming gasolina. Wala na. May dala akong 1.5 na ano. Bogi na ulit. Wala. Oh, wala na. Yung ito na lang sa mata. Sa mata na lang. Oh, kaya natin natin. Ano ba ako nakita ng gumit game? Ay, si pare. Okay na ba? Bibili ka sa bili tayo. Biniwala naman yung may dala ako, may nahugasan ako kanina. Oh, sige, sige. Tara. Bossing, dito kayo unleaded ho ninyo? Unleaded po. Ah, sa kabila. Unleaded? Ayun pala. Nakalimutan kasi yung ano, yung lalagyan sa bahay. Ano po, medyo malaki na. Ay, salamat po. Naiwanan namin ng 1.5 namin. Sige te, salamat po. Opo, 1 liter at kalahate. Yes, tita. Hinugasan ng tita oh. Yung nakuha ko po kasi kanina may mantika rin po. Ayan yung tubig lang ito. Pinalawang ko na ng tubig kasi aga hindi inalawa ng gas. Hindi nilagbola, pinalawang. Dapat kasi kahit inalawa mo ng tubig may ano pa din. Apo. Hindi ka kasi isa't kalaki yan. Okay, tita. Ano po ba? Kanano po ba yan? Okay. Tsaka isa pong tuti. Tuti na maliit. Opo. Ito, agad piyata ako ng langgam dun. Taga rito lang po kayo, tita, sa likod? Hindi po. Taga kapisa ko. Eh, meron lang po kami dun mga ah, kapas. Sige. Makoy! 91 tsaka isang tuti. Magkano? Ha? 131. Tol, may pera ka pa dyan. Pera ka pa dyan. 131 lahat to eh. Wala talaga akong pag-iit. Sandaan. Sabi nga rin sa akin yung utol. Ang katangahan ko naman nung nag-usap kami. May masika. Tita, salamat po ah. Tara. Let's go. Maraming na dito si tara. Uwi na po kami sa ano, sa Tamayo mga kautol. Kasama ko ng daddy dito at saka si utol. Para makapagpahinga rin si utol. Medyo pagod sa biyahe. Yon, so nauna na sila utol kapanalig doon. Magdadala lang ako ng isang balot ng sako dito mga kautol. Bali dalawa na lang po itong natira dito eh. Kasi yung isa dadalhin po ng daddy yan sa ano. Dadalhin po ng daddy yan sa kanila, sa Mendez. Pambalot niya daw po sa ano doon. Sa kanyang bunga ng langka. Kaya ito na lang pong aking dadalhin. Sarado ko muna yung kanilang gate. Ayan. Yung gasolina. Yun. M-
Mabuti na lang ako yan, naayos na yung grass cutter. Malilinisan na yung daana. Hello, hi. Hi ka muna sa vlog ni Tito. Hi. Diyan ka na ha. Po. Doon na sa ano, sa bahay namin, sa ibaba. Punta po ninyo. Pasyal ka doon minsan ha. Sige. Sige kuya. Salamat to. Tara. Tayo bababa na. Ang cute nga po nung Kuya Luni. Ayos na ayos. At nandito na si Utol. Talagang dandahan lang yung kanyang paglalakad dahil medyo masakit pa nga po yung kanyang tuhod. Ano dad, naiwanan nga po talaga? Ang ulyanin. Yan para tayo makapag ano na bukas. Okay. Dito po dad. So ayos na, nakabalik na si Utol. Konting ano na lang at ikay gagaling na. Okay na ba natin? Joke lang. Okay. Pag muna. Nag-ano pa ako eh. Tapusin mo muna yung ano. Gamot. Tama. Di ba? Si paring kadedet na lang kulang. Naliligo pa eh. Siguro talagang kinuskos ng maigi yung hita nun. Kasi ano eh, alam ko nandito ako eh. Yan, at kukuhanan ko lang sa Utol ng ano doon. Nilagang kamuting kahoy. Naglaga ako ng kamuting kahoy. Alright, so 6:34 na po ng gabi mga ka-Utol. At nakatapos na po kami sa pagkain ng daddy. Yan, daddy. At dito matutulog ang daddy. Siyempre kasama namin si Utol Kapanalig. Tsaka si paring kadedet. Ay mamaya-maya pa daw po siya kasi meron pa daw pong inaasikaso. Yan. So bali dito ko na lamang po muna puputulin po itong aking vlog mga ka-Utol. At maraming salamat po no, sa inyong pagsubaybay. Hanggang dito po sa dulo ng aking video. Gusto ko lang po magpasalamat no, sa ating mga minamahal mga viewers no, dito po sa Pilipinas at ganoon po sa abroad no, sa amin pong mga minamahal mga sponsors po sa Team Kapanalig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po mga ka-Utol. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po and bye-bye.